tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Oh, Margo, wala pa bang asawa mo? Wala pa po, inay. Kumain na ba yung mga apo ko? Hindi pa po. Naku, ito na naman kami. Sermon na naman ang ginagawa ng matandang to. Kinakausap kita, Margo. At bakit na naman? Di ka na naman ba nakapagsaing? Hindi pa nga ho eh. Na naman? Ano ka ba naman, Margo? Anong oras na? Mag-aalauna na ah. Hindi mo pa rin pinapakain ng mga anak mo. Ay masama sa katawan ang nalilipasan ng gutom. Lalo na't mga bata pa ang mga anak mo. Paano naman kasi, inay? Makukulit itong mga apo nyo. Ay, talagang makukulit ang mga yan dahil mga bata pa. Eh, pero ikaw, anong ginagawa mo? Pinapabayaan mo? Dapat, pag mga ganyang edad, ipinapalo at pinapaliwanag na sa kanila. Kung bakit mo sila pinapalo para matuto sila. Hindi yung pinapabayaan mo na lang. Inay, tatlo na sila. Hindi ko na maharap kahit magsukli eh. Eh ano ngayon kung tatlo na sila? Ibig bang sabihin na hindi mo na sila tuturuan dahil tatlo na sila? Eh bakit kayo kasi nakikialam? Hindi naman kayo ang nasa katayuan ko. Margo! Ay, ang inay mo nasaan? Nariyan ho siya sa kabila. Tawagin mo nga siya nang mailaga niya tong kamoting dala ko. Ay, ako na ho ang maglalaga, itay. Magpahinga na po kayo. Ay, ilaga mo na't susundan ko ang inay mo dyan sa kabila. Baka nariyan na ang kuya mo ang makausap ko. Hindi siya nakikialam ako. Tinuturuan lamang kita dahil sa tingin ko ay nakipag-asawa ka nang walang nalalaman sa buhay. Oh, sino ang kawawa? Di mga apo ko na rin. Akin lang ay turuan mo ang mga anak mo. Inay, papaano ko naman sila pantuturuan? Eh, ang lilikot. Hindi katwiran yan. Eh, bakit kami ng itay mo? Lima silang magkakapatid ng asawa mo. Eh, pero bakit nakayanan ko silang palakihin ng tama? Eh, pag ganitong tanghali, ay patulugin mo silang tatlo. Samantalahin mo ang paggawa, hindi yung cellphone lagi ang inatupag mo. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Wala nang ginawang matantang ito, kundi ang magtalak. Oh, ano pang ginagawa mo? Magsaing ka na! Inay, papaano naman ako magluluto? Karga-karga ko itong apo ninyo. Eh, talaga palang wala kang planong pakainin ang mga apo ko, no? Ilapag mo na nga yan at magsaing ka na. Ako na ang bahala doon sa dalawa mong anak. Ano ba yung pinagtatalunan ninyo ng manugang mo kanina sa kanila? Ha? Sinundan kita, baka ako dumating na ang anak mo. Pero narinig kong nagtatalo kayo ni Margo, kaya hindi na ako pumasok pa. Ano ba kasi ang pinag-uusapan ninyo at parang nag-aaway kayong dalawa? Ay nako, yung kasing manugag mo, nangangatwiran pa. Tinuturuan ko na nga eh, ayaw magpaturo. Eh, nangangatwiran pa ng baluktot. Ay, ewan ko nga ba't yan pa ang napili ng anak mo. Eh, oo nga eh. Hindi magandang pag-ugali.
Hindi na naawa sa anak mo. Nagkakandakuba na nga yung anak mo sa pagtatrabaho, pero anong ginagawa niya? Nakikipagsugal pa. Ha? Nakikipagsugal ka mo? Hindi ako mismo ang nakakita, kundi sinasabi lang sa akin ng mga kasugal niya. Nako, kung ako mismo ang makakita sa kanya na nakikipagsugal, ay nako, ewan ko na lang kung ano mangyayari. Nahihirapan na nga yung anak mo sa katatrabaho eh. Hirap na nga sila sa buhay, pero ang pakikipagsugal pa ang inatupag. Malilintikan sa akin ang manugang mong yon. Malilintikan yon! Kung ayaw mong pumasok sa eskwela, di huwag! Umalis na nga dito sa harapan ko! Baka kung ano pa magawa ko sa'yong bata ka! Margo! Ano bang nangyayari dito? Malayo na ako eh. Boses mo pa rin ang naririnig ko. Nandito na naman ang matandang pakialam merang ito. Bakit naririto pa siya sa bahay? Abay, pasado alauna ng hapon na. Hindi ba siya papasok sa eskwela? Ayaw nga akong pumasok eh. Bakit? Walang baon. Ano? Wala akong maibigay na baon niya, kaya ayaw pumasok. Bakit nga? Hindi mo na naman binigyan ng baon. Inay, anong baon ang maibibigay ko sa kanya? Para lang sa pagkain namin ang binibigay sa akin ng anak ninyo. Nako, matuto ka na mag-budget. Hindi yung kung saan-saan mo lang nilulustay ang ibinibigay sa'yo ng asawa mo. Inay, magdahan-dahan naman kayo ng pananalita. Kung makapagsalita kayo, akala nyo kung saan-saan lang nagagastos yung perang binibigay ng anak niyo? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Malaki-laki naman ang sahod ng asawa mo, pero hindi mo maibigay ang tama sa mga anak mo. Inay, malaki-laki nga ho ang binibigay na sahod ng asawa ko, pero ang mamahal naman ang mabibili. Bakit? Wala ho ba kaming pinaggagastusan? Yung ilaw! Tubig! Pagkain! Kung ano-ano pa! Ay, nako. Elementary pa lamang ang mga apo ko. Pero hindi mo man lang mabigyan ng baon niya sa eskwelahan. Baka nakakalimutan niyo, inay, kung ilan ang apo ninyo. Tatlo sila, inay. Tatlo silang pinapakain namin ng anak ninyo. Kumusta kayo ng mga bata? Ang sabi nga ni Nay, pasado alas 2 na raw kahapon nang mananghalian kayo. Nagsumbong na naman pala sa iyo ang nanay mo. Hindi naman nagsumbong ang inay. Ako mismo ang nagtanong sa bata. Ganun na rin yun. Oh, bakit? Masama ba? Nanay ko naman yun ah. Masama ba? Hindi nga masama. Ito? Hindi nga masama. Pero ang masama ay magsumbong sa'yo yung nanay mo. At anong masama kung magsusumbong sa akin ang inay? Kunso lang naman siya sa mga apo niya. Ang sabihin mo, pakialamerang masyado ang nanay mo. Margo, ano ka ba? Ba nakakalimutan mo? Nanay ko yung pinag-usapan natin dito. Yun na nga eh! Hindi porkit nanay mo yun, aapihin niya ako. Ano bang aapi na sinasabi mo dyan? Hindi kanya inaapi, pinagsasabihan ka lang. Pinagsasabihan, hindi inaapi. Kung umalis na kasi tayo dito, di tahimik pang buhay natin. Anong aalis? At bakit tayo aalis? Saan tayo lipat? Ha? Pamana sa akin ni itay at inay ang bahay na ito. Problema ba yun? Di ibenta mo. At yung pinagbentahan mo ang siyang gagamitin natin sa pambili ng lupa't bahay natin at nang makalayo na tayo sa mga magulang mo. Thank you.
Oh, himala. Napunta ka dito sa bahay. Kala pa, hindi mo na ako maaalala pa. Pasensya ka na, pare. Medyo busy lang sa trabaho eh. At pamilya. Oo nga eh. Napakaseryoso mo naman kasi sa buhay. Trabaho at bahay ka lang. Kailangan kasi. Medyo dami ng anak eh. Masyado ka naman kasing masipag eh. Masipag ka sa lahat ng bagay. Masipag sa trabaho at lalong masipag sa gabi. Eh, ano bang problema at naisipan mo akong dalawin? Hindi ko kasi alam ang gagawin ko, pare. Medyo nagkakainitan sa bahay. Anong nagkakainitan sa inyo? Hindi magkasundo ang inay at si Margo. Problema nga yan, pare. Hindi ko tuloy lang kung sinong kakampiyan ko sa kanilang dalawa eh. Ah, ganito pare. Ganito na lang gawin mo. Umiwas ka. Ha? Anong iwas? Eh, paano ako makakaiwas eh? Magkapit-bahay kami ng mga magulang ko. Eh, bahay nga namin, tirahan namin. Dahil sila ang tumatao doon sa bahay ng kapatid ko na nasa abroad. Eh, ang ibig ko lang sabihin, pare, mag-abroad ka. Nang sa ganun ay maiwasan mong maipit sa dalawang nag-uuntugang bato. Ha? Oo, pare. May sarili ka nang pamilya pero hindi naman pwede na itakwin mo yung mga magulang dahil hindi nila kasundo si Margo. Eh, kaya para makaiwas ka sa posibleng pag-uuntugan ng magkabilang panig, eh, mag-abroad ka na lang. Dadami pa ang pera mo. Ay, pag-iisipan ko yun, pare. Mahirap kasi mapalayo sa mahal sa buhay. Naiintindihan kita, pare. Basta, naririto lamang ako kung kailangan mo ng tulong. Apo, pasado alas dos na. Hindi ba't alauna ang oras ng pasukan mo sa school? Eh, bakit hindi ka pa sumasakay ng jeep? Baka malate ka. Late na nga po ako, Lulu eh. Oh, eh, bakit hindi ka pa sumasakay? Ang dami-dami namang saking dumadaan ah. Eh, maghahanap pa nga ako ng mautang ko kasi wala akong pamasahe. Ano? Maghanap ka pa ng mauutangan mo ng pamasahe mo? Eh, hindi ka pa binibigyan ng inay mo. Ang sabi sa akin, hintayin po raw. Pero hanggang ngayon, eh, wala pa nga. Ay, naku, apo. Ay, mabuti na lamang at may natira pa sa pera ko. Oh, ito. Tanggapin mo na. Yan. Ay, upo. Salamat po, Lolo. Oo. Eh, sukli ko yan sa pinamili kong abono ng palay. Ibibili ko na sana ng tinapay na pangmerienda namin ng lola mo. Eh, pero ibibigay ko na lang sa'yo para makaalis ka na at hindi ka na malit sa klase mo. Hindi ba ba ninyo natatanggap ang pensyon ninyo? Eh, hindi ba po. O, sige na, sumukay ka na lang dyan para makapasok ka pa sa klase mo. Opo. Anak, nagigipit ka na yata masyado. Kanina lang eh, kamuntik nang hindi makapasok ang anak mo sa klas. Eh, nagbayad pa kasi kami ng matrikula ni Gina, tay. Hindi naman pwedeng hindi kami magbayad ng kanyang matrikula. Eh, lalo hindi naman pwedeng patigilin namin sa kanyang pag-aaral dahil matalino siya. Ayun na nga eh. Matalino ang anak mo. At nakakapanghinayang kung hihinto siya sa pag-aaral niya. Alam niyo, tay, kulang na kulang talaga yung sinasahod ko eh.
Eh, kung pumayag ka na kasi sa isinususisyon ko sa iyo, o di may pandagdag kita pa kayong mag-asawa. Eh, kahit may kataasan na ang sahod mo, talagang kukulangin pa rin kayo dahil tatlo na ang pinag-aaral mo sa kolehiyo at high school na ang dalawa. Eh, walo ang anak mo, pare-pareho pang nag-aaral ay talagang kakapusin ka. Ayaw kasi ni Margo na magpatayo ko ng talyer eh, dahil kailangan namin ng kapital para sa pambili ng mga gamit. Eh, ano kaya kung sina lamang ang magtinda? Naku, itay. Lalong ayaw ng asawa ko na magtinda, no? Eh, bakit? Ano bang inaayaw ng asawa mo sa pagtitinda dyan sa harapan? Ayaw ba ninyo ang may ekstrang kita? Wala kasi siyang oras para bantayan ng tindahan, itay. Walang oras? Oo, sadya lamang natamad. Eh, kung tutuusin nga sa mga luho niya sa katawan na pupunta ang mga sinasahod mo eh, na siya lang naman ang nakikinabang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Late na daw pumasok sa klase si Gina. Oo, hindi naman kasi kaagad binigay ni Lucing yung hinihiram kong pera. Pumayag ka na kasi sa sinasabi ni Inay. Isipin mo na lamang ha. Ha? Tatlo yung anak natin. Eh, ang sinasahod ko talagang kulang na kulang sa pag-aaral ng mga bata. Isipin mo, malalaki na yung tatlo. Eh, talagang kukulangin tayo. Eh, wala tayong ipon. Paano sila makapag-aaral kung ayaw mong pumayag? Eh, high school na naman yung isa. Oh, kaya pumayag ka na. Eh, pamasahe. Kulang na kulang. Tingnan mo nga, yung isa natin ka na kahapon. Nalit na dahil walang pamasahe. Eh, anong ibig mong palabasin ngayon? Yung sinasabi kasi ni Inay at Itay. Eh, pwede tayong magtayo ng pwesto dyan natin sa bakanting lote. Sa pwesto. Yan na naman bang sasabihin mo? Paulit-ulit na lamang yan eh. Nakakasawa na. Kasi nga, Margo, maganda ang pwesto natin. Nasa gilid tayo ng kalsada, oh. Accessible lahat ng mga motorista dito. Eh, paano ka magninegosyo? May trabaho ka. Maliban lamang kung aalis ka ng trabaho mo. Eh, kaso nga kulang na kulang sa pangangailangan natin. Nagpapaaral tayo, Margo. Talagang hindi ka dapat umalis. Ipagpapalit mo ang sinasahod mo sa trabaho mo sa pagtitinda lamang ng kung ano-ano dyan sa sinasabi mong pesto. Pesto, pesto. Peste ang sabihin mo. Hindi nga ako aalis sa trabaho ko. Hindi ka aalis. E sino ang tatao dyan sa sinasabi mong pesto, Abel? Kukuha ka ng sweswelduhan mo, ganon. E sino pang tatao, hindi ikaw? Umang-mangata. Yung mga bata. Pagtulungan natin. At ano naman ang ititinda ko? Tindahan nga eh. Magtitinda tayo ng bigas. Ulam. Kung ano-ano dyan. Uling. Madagdagan lang yung kita para sumapat sa atin. Magtitinda ng isda. At sino nga ang magtitinda? Ikaw nga at ang mga bata, siyempre. Pagtutulungan natin yan, diba? Ano? Ako? Pagtitindahin mo ng isda? Itutulong naman daw sa atin sina Inay at Itay. Hayun! Nabanggit mo na naman yung mga magkulang mo! Ako, magtitinda ng isda! Wag na! Tay, bukas na ho ang deadline ng enrollment ng kolehiyo. May pang-enroll ho ba ako? Ha? Kung hindi pa ho ako makapag-enroll bukas, hindi na ho ako papasok sa eskwela. Eh, may iba pa namang
Kuleyo dyan, anak eh. Di ba, doon ka nalang mag-aral? Itay, sarado na ho ang enrollment. Ang ibang school. At pag hindi pa ako nakapag-enroll bukas, masasaraduhan na po ako. Dahil next week na po ang start ng first semester. Kaya kung hindi ako makakapag-enroll bukas, sasama na naman po ako sa kaibigan ko na nagtrabaho sa Maynila para makapagtrabaho ako. Ang hirap ng walang pera eh. Hindi ko mabili ang gusto ko. Anak, lumapit ka kaya kay lolo mo. Baka matulungan tayo. Eh, lumapit na po ako sa kanya kapon eh. Ang sabi, next week pa raw darating ang pension niya. Aha? Ano kaya ang gagawin ni Marlon? Mapag-aaral kaya niya sa kolehiyo ang anak na panganay? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan kaisarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tangi.